ka sa mga sinasabi mo. Ophelia. Sinuhulan mo ako ng 2 milyon pero hindi ko tinanggap. Tapos pagbibintangan mo akong nagnakaw ng mga alahas mo. Di mo masabi sa asawa mo. Kasi mabubuking ka niya. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Alam ko, noon ka pa kating-kating mapalayas ako dito. At ito talaga yung naisip ng paraan. Anong pinagsasabi mo? Ay, manong nakalakyan. Suspect pa rin kasi kami Pero salamat sa pagtanggol sa amin, ha? Sige po, dalhin ko na ito sa labahan. Isa pa talaga. Subukan mo uling gumawa ng paraan para mapatalsik ako dito. Ikaw ang unang mawawala sa bahay na to. Sisiguraduhin ko yon. Hindi ka ba talaga magnanakaw? Huwag mo nang ipilit kasi alam mo hindi totoo! Yung pangalan mo, Ophelia. Hindi ba ninakaw mo yan? Akala ko dati gawa-gawa lang. Inimbento mo lang. Pero hindi. Totoong tao si Ophelia. Ninakaw mo ang identity niya. Yan ang tunay na Ophelia Abanilla. Sige naman, thank you. Sige po. Pinaimbisigahan ka ng asawa ko. Pasalamat ka na harang ko yung information na yan galing sa investigador. Alam mo bang pwede kang kasuhan sa ginawa mo? Alam mo bang hindi pa nila alam kung ano kinamatay ng tunay na Ophelia Abanilla? Alam mo bang pwede kang maging suspect? Gusto mo maging suspect? Kaya kitang gawing suspect.
Huwag na huwag mo akong susubukan. Josie. Rosal. Magsalita ka na kung ayaw mong kasuhan ka namin. Dito ako para tulungan si Jake. Nakikita at nakakausap ko siya. Ano? Okay na po ba? Sabihin na nating totoo. Bakit mo siya tinutulungan? Mahal ko po si Jane. Mali po yung iniisip niyo sa akin. Hindi ko po siya ipapahamak. Aling Berta. Isidro, pwede ba? Iwan mo muna kami. 5 minutes. Nasa labas lang ho kami. Salamat. Nandito si Jane. May nabanggit sa akin si Jessie, yung tatay ng dati mong girlfriend, na may nagparamdam sa pamilya niya. Si Jane po yan. Patunayan mo. Sabi mo, tutulungan mo ko. Yung picture ko nung college graduation. Kasama ko dun sina Chang, Kokoy at Monmon. Yung graduation picture daw po niya nung college. Kasama niya daw po si Monmon. Sinuot niya yung damit ko. Di siya nagpaalam sa akin. Yung blouse daw na gamit niyo, kanya daw po yun. Hindi daw po kayo nagpaalam. Hanggang sa tayo'y matuto, sa kabiguang natamo, kaya ko'y naghihintay sa tunay kong mahal. Nakita mo kasi yung picture nung pumasok ka ng bahay namin. Pero, kayo po yung may suot nun. Oo na, galing mo tsumamba. Sorry, Chang. Nagalit ako sa'yo nun kasi minansyahan mo pa yung damit ko. Ang damot ko ba? Pero nasa isip ko, mas madamot yung si Chang. Puro habig. Hindi ko man lang naisip na nung nagkasakit si Mami siya tong tumulong sa akin sa pag-aalaga. Puro daw po kayo habig. Hindi niya daw po naisip na kayo din daw po yung tutulong mag-alaga sa Mami niya. Trabaho siya sa umaga, tapos sa gabi naman lagi siyang nasa tabi ni Mami. Puro daw po kayo trabaho sa umaga, sa gabi, nasa tabi daw po kayo ng Mami niya. Halos walang tulog. Anong hindi ka iinom ng gamot? Paano ang gagaling niya kung di ka iinom? Uy, inom na! Kahit anong inumin kong gamot, hindi naman ako gagaling. Ay naku, huwag kang matigas ang ulo mo, Sylvia. Kailangan uminom ka nito. Bakit ka naman naresitahan ng doktor kung walang magandang may dudulot sa'yo to? Sige na, inom na! Alam mo, ako nakaka-high blood na ako sa'yo. Mauna pa ako sa'yo niyan, yung ginagawa mong yan. Utang na loob, uminom ka na. Inom! Ay, nakakaloka.
Naku, iinom din pala. Papahirapan pa ako. Jane, mag-init ka nga ng tubig. Pupunasa ko yung nanay mo. Thank you.